Ngayong araw mga mare ay kakabitan na ng cove lights ang kitchen namin at maglalagay na ng fluted panel sa living area namin. Tara mga mare, samahan niyo kami. So dito mga mare ay sinisimula na nilang lagyan ng countertop yung kitchen namin. Ang kulay pala na napili namin para sa countertop namin mga mare is kulay puti tapos stone quartz siya. At ayan mga mare, natapos na nilang lagyan ng countertop at nalagyan na rin pala nila dito ng sink. By the way mga mare, yung sink pala is hindi nila provided. Kami pala yung bumili ng sink mga mare para mas makapili kami ng gusto naming sink. So dito pala mga mare, chinek muna namin saglit yung trabaho nila and so far okay naman. After malagyan ng countertop mga mare, ayan sinimula naman nilang ilagay itong backsplash tiles. Ako pala yung pumili ng design para sa backsplash tiles namin mga mare. Kulay puti lang siya tapos merong pa wavy na pattern. Binigay ko lang yung picture ng design ng backsplash tiles namin mga mare sa contractor tapos buti na lang meron siyang nakitang ganong design. At ayan mga mare, natapos na nilang lagyan ng backsplash tiles. Kulang na lang pala dito is yung grout. Tapos nalagyan na din nila dito ng faucet. Pagkatapos nun mga mare, sinimula naman nilang ilagay yung fluted panel para dito sa aming living area. By the way mga mare, itong fluted panel na design para dito sa living area ay nakuha ko lang din sa Pinterest. Paano ba naman kasi mga mare, kinareer ko na talaga pagiging aesthetic person ko. Buti na lang din mga mare at napaka-supportive ng asawa ko sa pagiging aesthetic ko. So dito, sinukata naman nila para malagyan na din ng fluted panel. By the way mga mare, iba pala yung kulay ng fluted panel namin kaysa dun sa TV console. Mas darker siya na brown para magkaroon ng accent. Importante kasi talaga sa akin mga mare na piliing mabuti ang mga kulay na gagamitin kasi isa ito sa napakalaking factor kung magiging maganda ang resulta. O ayan, gumana na naman yung pagiging frustrated interior designer ko. At tingnan nyo naman tong asawa ko mga mare, o gusto pa niyang gulatin ako. At ayan mga mare, nalagyan na nila ng fluted panel dito sa isang side pero hindi pa po tapos ito mga mare kasi lalagyan din nila ng fluted panel yung pintuan ng CR. Bukas na nila tatrabahuin yun mga mare kasi medyo matrabaho yung gawin. So dito naman sila muna nagtrabaho sa cove lights para sa kitchen namin. So habang tinatrabaho nila yung lagayan ng cove lights ay eto naman yung asawa ko busy sa pagbubutas ng fluted panel dahil dito niya ilalagay yung switch. Maglalagay kasi siya dito ng dalawang 3-gang switch mga mare para sa lightings ng aming dining area at kitchen area. Tumulong na nga lang siya mga mare para naman matapos na agad. Siya kasi ang tipo ng tao mga mare na hindi niya gusto lang manood ng trabaho. Tumutulong siya kapag alam niyang kaya naman niyang gawin at tumutulong siya kahit hindi naman niya trabaho. Isa rin siguro to sa dahilan mga mare kung bakit palaging binibless ni Lord yung asawa ko. Sa mga oras na to mga mare ay binuksan na nila yung range hood para malagay na dito. At dito naman mga mare ay ilalagay na ng asawa ko yung switch at ikakabit na niya yung mga wirings para sa dining lights and kitchen area lights. At dito mga mare ay hindi na iwasang matanong ng contractor kung nakapag-aral ba yung asawa ko about sa electrical works. Wala ni experience ra? Construction ang pagpugitan sa una. Wapak ko ni Siulag College. Ang construction po ko. Kuan, dili. Di po kumailig ko. Pamanday dyan ako. Mga nang sweet ang pamanday. Nakamakyaw ko balay sa una. Wapak ko ni Siulag College niya. Experience ra. Kayo, kinanglan mag nakatakong ko niya og naibalay ako mo kuya diyan pa wiringon ra kuya mo diyan ang panday electrician. Oh then installer mo na ako lang tanan diyan kay mal mo kay electrician. At alam niyo ba mga mare, habang nakikinig ako sa usapan nila ay sobrang proud ako sa asawa ko dahil sa kanyang humble beginnings. Nakaka-proud lang talaga kung paano siya nagsimula noon sa walang-wala at yung nagsusumikap siya sa buhay hanggang sa kung paano siya inangat ni Lord ngayon, no? Actually mga mare, kasama na sana tong electrical work sa bayad namin sa contractor pero yung asawa ko na lang yung gumawa ng mga electrical works nang sa ganun matapos na rin agad at makatulong na rin siya. Nakaka-proud lang talaga mga mare bilang asawa niya kasi nagiging blessing siya para sa iba. Kaya mga mare, pwede talaga tayong maging blessing sa iba hindi dahil nagbigay tayo ng financial or pera. Pero kapag taos puso yung pagtulong mo or pagbibigay ng lakas at serbisyo mo, ay malaking blessing na yun para sa iba. Kaya kung ikaw ay nagiging blessing sa iba, yung hindi nagbibilang ng trabaho at hindi mareklamo, ipagpatuloy mo lang yan mga mare kasi darating talaga ang panahon na aasenso ka. At ayan na mga mare, natapos na nilang makabit yung range hood dito.
at makikita talaga sa loob yung pipes, pero matatabunan naman yan mamaya kasi lalagyan siya ng box para hindi makita at malinis tingnan sa loob. At ayan mga mare, nalagyan na ng box ni kuya at tingnan nyo naman kung gano'ng kalinis na tingnan. Ito yung asawa ko, busy sa pagkakabit ng wirings, tapos ito namang si kuya naka-blue, nag-i-install ng cabinets, tapos ito naman si kuya nag-i-install ng lagayan para sa covlights. Nag-double time na talaga sila dito mga mare kasi lagpas na talaga sila sa promised turnover date. Paano ba naman kasi mga mare, nagre-renta lang kami ng maistayhan namin dito sa Cebu dahil wala pa talaga kaming maistayhan kaya pinapabilisan na namin. Kaya din kami nagpunta na agad dito sa Cebu mga mare kahit hindi pa nga tapos ito ay para i-monitor yung trabaho nila kasi nga mga mare, na-experience na namin na kapag walang nagmo-monitor sa trabaho ay madami ang magiging palpak at mas malaki ang masasayang na effort at pera pag ganun. Kaya tiniis na lang namin na magrenta na lang muna habang inaantay namin na matapos na agad itong pagpaparenovate namin ng condo. Grabe talaga mga mare, ang laki ng magagastos kapag magpaparenovate ng condo, lalo na kung hindi ka taga dito. Dahil kailangan pa talaga naming magrenta ng maistihan namin dito sa Cebu para lang mamonitor palagi yung trabaho nila. Ubus talaga lahat ng savings namin. Pero okay lang naman maubos lahat ng savings namin mga mare, basta't unti-unti na naming nakikita yung mga pinaghirapan namin. At ang importante naman dun mga mare ay napupunta sa magandang investment yung pera at savings niyong mag-asawa. At ayan na mga mare, natapos na nilang lagyan ng covlights at umuwi na sila. At eto yung asawa ko, patuloy pa rin sa pagkakabit ng mga wirings. At eto naman ako mga mare, gandang ganda talaga sa covlights. Ang pinili pala naming kulay para sa covlights mga mare ay warm kasi tingnan nyo naman, mas na-emphasize or nakikita talaga yung design na wavy pattern ng backsplash tiles namin. At tingnan nyo naman tong pintuan ng cabinets namin mga mare, o para siyang magnet, automatic lang siyang nagko-close. At dito nga mga mare ay tinawag ako ng asawa ko dahil may ipapahawak siya saglit dahil taga-hawak at taga-abot nga lang talaga yung ambag ko dito mga mare. At ayan, natapos na siyang maglagay sa isang switch, tapos ito namang isang switch yung ilalagay niya. Fast forward mga mare, natapos na rin siya at eto naman ako, dali-daling tinesting yung mga switch kung gumagana, tapos pinailaw ko rin yung light sa range hood. At tingnan nyo naman mga mare, bumagay naman yung ilaw ng range hood sa covlights. At kahit di pa nga tapos 100% itong kitchen namin mga mare, ay sobrang nagagandahan na talaga ako sa kitchen namin. Paano pa kaya kapag fully finished na to, mapapa-amaze na lang talaga siguro ako. Pero huwag mag-alala mga mare kasi itutour ko kayo sa condo namin kapag natapos na lahat. Sobrang saya lang talaga namin ngayon mga mare habang pinagmamasdan itong kitchen namin. At sa sobrang saya nga namin mga mare ay nakapag-posing pa kami ng ganyan tapos may pa-heart sign pa kaming nalalaman. At ayan nga, tawang-tawa na lang kami sa pinaggagawa namin. So ayun lang muna ngayong araw mga mare. Sana nag-enjoy kayo sa videong ito. Sa susunod ulit. Bye!